Ito na po yung ating hinihintay, ang ating petsay na medyo malalaki na. Kaya sa lahat, ako po'y bumabati ng isang mapagpalang araw. At yung ating mga ginagawang pagtatanim, ito na yung unang harvest natin na nakatanim lang sa Masitera. Kaya ito'y aking itataas doon sa bintana dahil nga umiidad na tayo. Mas maganda doon mag-harvest kapag mataas ang tayo. Kaya samahan niyo ako dito sa aking gagawing pag-harvest ng ilang peraso lang naman ng petsay dahil nga may nakahandaan tayo sa bahay na sinampalukang baka. Kaya napakasarap nito sa ating ulam. Kaya tamang-tama itong petsay natin sa ating sinigang sa sampalok. Ayos. At dahil tayo ay marami pa ditong mga punla, kaya ito ay tatariman uli natin ng ating petsay. Sana'y lumaki. Ito na yung ating baka na sinigang sa sampalok. Titikman natin kung okay na kaya yung asin. Medyo kulang pa sa asin, kaya dadagdagan natin ng ating sinigang sa sampalok, Nor. Siguro okay na ito, kaya ilalagay na natin yung ating petsay. Ito yung ating petsay na atin ang ito'y atin ang nalinisan, kaya ilalagay na natin. Pagkalagay natin, tatakpan natin sabay patayin ng apoy para hindi siya lumambot masyado, para yung nutrients ay talagang nado dun sa petsay natin. Kaya sigurado, napakasarap nito. Napatay na natin ang apoy. Yan. Kaya ito ay ready na natin na iulam. Ayan, ready na po yung ating ulam na yung sinigang sa sampalok na baka na sinamahan natin ang ating petsay na tirinim lang natin sa Masitera. Atin na itong matitikman. Kaya kapag may tinanim, ayan, meron na tayong makakain. Muli, ako po nagpapasalamat sa lahat na sumusubaybay at nakakapanood sa aking channel. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay laging sumaatin. Sabaw pala ang ulam na.